Welcome back, mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung mga latest post ni Mengay sa kanyang Instagram, mga ka-Aldab, na kung saan napapansin nyo na wala po talaga siyang pakialam sa mga kumakalat ngayon, sa mga sinasabi po ngayon sa social media, sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Wala po siyang pakialam. Ang sa kanya po, mga ka-Aldab, may kita nyo naman po kung gaano nga po ba kaganda yung aura ni Mengay, kung gaano ba ka-updated siya pagdating sa Instagram. Ito lang po yung masaya. Di po ba, sa dami ng mga post ni Mengay ngayon sa Instagram, wala po kayong makikita na hindi pumapabor o umaayon po sa mga R-Main at sa mga main fanatics. Real talk to, mga ka-Aldab, pero bago tayo magtuloy, at bago natin pag-usapan itong mainit na update, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin pagkatapos nyong panoorin. Ito nga po yung sinasabi ko, mga ka-Aldab, na wala po talagang kagana-gana sa mga main fanatics at R-Main. Hindi man lang po sila pinapansin at never po silang kumbaga binibigyan ng magandang update ni Mengay. Yung tipong ganito, tipong ganon, tipong ganyan, di po ba? Para magalit po sa Aldab Nation, di po ba? Iba-iba po kasi yung nagbibigay ng update. Iba-iba po yung mga sinasabi po nila. Lalo na nga po pagdating sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. May kanya-kanya po tayong opinion at reaksyon. Kung babasihan po natin yung mga sinasabi nila at hindi po natin titignan yung mga komento, useless lang. Kasi yung post, madali lang pong gawin yan eh. Kaya lang yung mga nagko-comment, titignan ninyo kung saan nga po ba sila pumapabor o saan nga po ba sila umaayon. Hindi po ba? Gaya nga po ng ating laging sinasabi, depende na lang po ito sa pananaw ng iba. Depende na lang po ito sa mga taong magre-react at magko-komento. Gaya nga po ng laging sinasabi ng mga netizen, bakit ganon? Bakit nauna yung kasalan kaysa sa pamamanhikan? Hindi po ba? Matami nag-react doon. Mga Alda, halos matawa nga po ako eh. Tapos eto na, mauuna na yung bridal shower ngayon kaysa sa kasalan. Iba na po talaga panahon ngayon. Iba na po talaga ang year of 2023. Po ba? Pero gaya ng sinabi ko, depende na lang po yan sa pananaw ng iba. Kung sa tingin nila na malaking tulong po yung sinabi ni Mirna Baluyot, nire-respeto natin yan at ginagalang. Tayo naman po, sabi ko nga po sa inyo, hintayin na lang po natin yung July 28 eh. Kasi dito lang po tayo magkakaalaman. Tapos sa Sabado, kung ano nga po ba talaga yung magaganap. Kasi bawat sabihin po natin, bawat po ipaliwanag ko, eh bitter daw po kasi ako. Yung tipong ganun po yung maaanghang at masasakit na binabato po sa atin. Hindi ko raw daw po matanggap ang relasyon nila Mengay at ni Alden, ni Congressman Espated. Masyado daw po akong bitter. Ayaw ko daw pong ibigay yung kaligayahan ni Main Mendoza at ni Alden Richards. Alam niyo, sa totoo lang, mga ka-Aldab, ang dami po nilang sinasabi na, sabi ko nga po, paniniwalaan sana sila kung umamin lang po talaga sa social media. Yun lang naman po yung sinabi ko eh. Kasi imposible po na hindi nanligaw si Alden kay Mengay. Hindi po ba? Imposible po na yung paghalik ni Alden off-cam, on-cam, gagawin lang po talaga yon ng isang taong may relasyon. Hindi po ba? Yung bubuhati mo, yung kakargahin mo. Sabi ko nga po sa inyo, si Alden, Laguna yan. Di po ba? Ang Laguna, probinsya po yan. Or correct me if I'm wrong. Di po ba? Ang Bulacan, probinsya pa rin po yan. Iba po yan sa Laking Maynila. Kasi sa atin, sa mga Laking Maynila, normal na lang po yan eh. Di po ba? Normal na lang yung mga ganyan. Pero pagdating po sa probinsya, may mga sinusunod po silang patakaran. May mga tinatawag na pamahiin, di po ba, mga kaugalian ng mga matatanda na katulad po kay Tatay Dab, sample lang. Hindi ka pwedeng magmano hangga't hindi kayo kinakasal.
never mong hahawakan ang kamay ng ni Tatay Dab para magmano. Gagawin mo yan kapag kasal ka na. Di po ba yan ang sinasabi kung kumbaga mga pamahiin o masasabi natin na panata po ba tawag doon? Well, correct me if I'm wrong. Sabi ko nga po kasi sa inyo, ito yung pagkakaiba ng taga Maynila at taga probinsya. Di po ba, gaya ko po, lumaki po ako ng Maynila. Nung pumunta po ako ng probinsya ng Romblon, marami po mga bagay-bagay na kumbaga bago ka umakyat ng bundok, may mga ano pa na kailangan mong gawin, orasyon, di po ba? Na doon ko lang po talaga nakita at sabi nga po nila may mga bagay-bagay na hindi mo talaga alam pagka lumuwas ka ng probinsya. Di po ba, lalo na nga po kapag pinanganak ka dito na mismo sa Maynila na kung saan wala nang kumbaga masasabi natin na pamahiin na nakikita pa po natin. Para lang po klaro mga kaalda ba? Well, balikan natin itong issue na to. Ngayon po tahimik nga po si Mengay. Kumbaga yung katahimikan ni Mengay sinasamantala po nila. Pero hindi naman po sila binibigyan ng pose eh. Di po ba, wala man lang po si Mengay na bridal shower ko na sa July 28 na kasala namin. Wala eh, talagang although sinasabi ng iba baka surprise daw po yun, baka ganito ganyan na Mr. Destiny, baka malaking sorpresa naman sa ano, sino yung susupresahin po kasi nila? Yun ang tanong doon. Di po ba? Wala na eh, kasi hindi na siya surprise. Kasi alam po ng mga netizen, hindi lang po dito sa team abroad, alam po yung sarsuela. Di po ba? Alam ko pagka sinisikreto, walang alam mga magulang. Eh kalat na sa social media eh. Di po ba? Yung titignan nyo yung mga website ngayon, punong-puno na ng mga Armin at main fanatics. Talagang gusto nilang basagin ang Aldab, pero pag kami nagkaisa, nagtitrending po kami. Yan po yung isa sa kinaiinisan po nila na iba daw po yung Aldab. Pag gusto po namin magtrending, nagagawa po namin. Totoo naman po, ganun po kami kalakas. Ganun po kalaki ang fandom namin. Kaya lang, hindi po matanggap ng mga ilan na hanggang ngayon, matatag kami at kampante. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, chill lang tayo. Darating din naman po yung point. Tayo pa rin po yung wagi. Tayo pa rin po yung, kumbaga, makakakuha ng respeto. Di po ba? Kaya chill lang po kayo. Huwag ko yung padadala sa mga sinasabi nila na tanggap na ni Alden. Di po ba? Chill lang. Kasi wala naman po talagang pakialam si Mengay sa mga pinagsasabi nila eh. Real talk yan mga kaalda. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.